Eto na nga, let's find out kung anong klase ba kayong mga girlfriends. Let's find out hanggang saan ang kaya ninyong gawin para sa inyong mga close friends na babae. So, may iba't ibang friendship questions kami. Kung yes ang magiging sagot nyo, itaas ang sagot kita, girl, placard. Kung hindi naman, itaas ang kaya mo na yan, girl, placard. Siyempre, kailangan nyo rin i-explain sa amin kung paano naging ganyan ang sagot ninyo. Ay, yes. Kaya naman, Ma'am Shireg, ikaw na. Bakit ka tawang-tawa, Ma'am Shireg? Ate, bakit? Hindi ako to, ha? Kasi pagkatapos na... Pagkatapos kong salita, ito yung tanong, the best. Huwag kang mag-guilty. Wala naman okay. Tayong ganito. Bad breath! Ang breath mo! Sasabihin mo ba sa kanya? Grabe yung tawa mo, ate. Sagot kita, girl, sabi ni Alexa. Tumawa ka muna, Ma'am Shireg. Kaya mo yan. Ay, silang tatlo, sagot, sagot kita, girl. Paano? Paano nyo nasabing pero ang hirap pala, no? Anong tatanungin nyo? Mo? Siyempre, nag-aaruga, nagkukusa. You care for that person. So, ayaw mo siyang mapahiya sa iba. At bilang kayo, close kayo, ikaw na magsasabi kung baga, kung wala na ibang magsasabi sa'yo kundi yung mahal ka. Diba? So, as a friend. Ano mo sabihin? Paano? Sabi ko, uy, girl, kain ko muna ng candy. Parang need mo na eh. Parang magaan lang. Parang nasabihan ako ng na-charing mo. O kaya, girl, parang naamoy ko pa yung lunch mo. Mag-candy ka muna. Ay, yung ulam mo, adobo ah. Yeah, there's always a right way, yes, and a good way of saying, yes, things naman. Especially if it's your friend. And your friend shouldn't feel na parang it's an attack or offended, ma-o-offend siya. Kasi, like you said, you care about you. Ako talaga, sinasabi ko sa friend ko yan, na talaga yung mabuhang bibig mo. Ako bakit gusto... kasi close ko naman yung friend ko? At saka, maiintindihan niya ako na sinabi ko. Sabi din sa akin, mabaho din bibig mo. Ah, isa tayo. Sabi sa'yo, ano, pero nakasmile ah. Umiiyak ako. Ay, pinagdadaanan pa ako. Sorry, Jules. Okay, sorry, Jules. Next, ito, kailangan ng friend mo ng pera. Papautangin mo ba siya? Anong itataas nyo? Oo, syempre. Pag meron, bakit hindi? Ano sabi mo, Loisa, pag meron ang pera? Oo, pag meron, bakit natin ipagdadamot sa nangangailangan? Yan. Oo. Kaibigan mo kasi. Ganun ka ba din? At saka parang, di ba, hindi ka naman lalapit sa isang tao kung alam mong hindi mo naman talaga kailangan, di ba? Ikaw, Ilis, ganun din. Ayun po. Tsaka, syempre, alamin mo din yung story. Bakit, anong nangyari? Yung pala, meron lang ano eh, no? Hindi, alamin mo nga, baka naman kasi mas in trouble pa yung tao more than the need for money. Alexa naman, Alexa. Yes. Papautangin mo rin yung friend mo. Opo naman, kung meron akong means to help, go. O kaya hindi utang, para sure ako, ano bang kailangan mo? Ako na bibili. If you're unsure kung saan niya gagamitin yung money. Kasi may ganun yung support ko sa kaibigan ko nung dumaan siya sa tough times. Kailangan niya ng gamot, nung pandemic, ganyan. So, ako yung magbibigay sa kanya nun. Ganyan. Tama, yun yung ano, yung kung ano lang yung kaya, tas bukal sa loob ninyo, diba? Tas parang hindi mo naasahan na, hindi pa utang eh. Sige, ito. Parang bigay ganun na lang. Bigay na lang. Huwag mo nang asahan na. Yes, kasi minsan, just to let you girls know, minsan pinag sisimulan din ng away, ng paghihiwalay ng magkakaibigan ang pera. Kaya gusto ko yung sinabi mo na ikusa mo na lang, wag ka na mag-expect na babayaran pa. Of course, you want to help, but sometimes our friends are, meron tayong mga friends na hindi natin alam kung saan dinadala yung pera. Diba, no? That's very true, kasi mas kilala mo ang friends mo. Kung ito, mas kilala mo sa na ganun siya, dapat ikaw nang gumawa ng paraan. Pero tutulungan mo pa rin siya. Tutulungan. Kung pupunta ng dentist. Okay. Punta siya ng dentist para talagang matapos na yung pagka-imbornal ng mga. Hindi pa rin ako nakakagito. Okay. So ito na nga ang next. Nahuli mong, ito ang medyo seryoso na to ha. Nahuli mong may kalandi ang other girl, ang boyfriend ng friend mo. Isusumbong mo ba siya sa friend mo? Sagot kita, girl, or kaya mo yan, girl? Wait lang ah. Ang hirap pala nun. Oh, kasi syempre ayaw mo din makialam. Kasi based on my experience, ang hirap, di ba? Iba sa mag-boyfriend at saka sa mag-asawa kasi. Ito ay sa mag-boyfriend-girlfriend, ganyan. Pero sa tingin mo, Alexa, Alexa mo na mauna kasi nag-iisip pa si Loisa. Sagot kita, girl, sasabihin mo. Based on experience, ate, kahit na naipit ako. Talaga, sasabihin mo. Eh.
hindi. Siyempre, iwi-weigh ko muna. Kung sasabihin ko, doon makakabuti ba? O makakasira ba ako ng buhay? Yung iwi-weigh mo naman siya eh. So, based from experience, hindi ko nga close yung girl eh. Tas yung guy, ako yung sinusubukan. Tas nalaman ko may girlfriend. So, sabi ko, kilala ko yung girl. I'm sorry to say this, but your boyfriend is doing this. I just wanted to let you know. Ikaw nang bahala kung anong gagawin mo sa buhay mo. Basta ako, sinabi ko, to help a girl out, to protect her in the future. If she wants to stay with the guy, go ahead. But at least you know na binibetray ka niya, ha? Just so you know. And naipit ako, ako pa yung inaway. Pero ngayon, when I see kung ano na sila, and umokay na yung mga buhay nila, sila pa din ba? Hindi, no? Kailala ba namin to? Hindi ko sure. Showbiz to? Ay, parang ibang show na dapat natin. Ay, show! Hindi, pero parang nung nakita ko how well they're doing now, they're done with each other, naka-move on na, on to better things. So at least, sabi ko, at least, thank the Lord, ate. Pinagdasal ko din yun. Actually, hindi na rin yun uulitin ng guy kasi alam niya, hindi pala lahat ng girls kagaya mo na. True. Parang kagaya ng iba na parang go-go lang sa'yo. Talagang, no. Natakot na siya. Oh, natakot na siya. So, in fairness, maganda yung ginawa mo para talagang... Pero, yeah, based... You have to weigh the situation then. It's not maybe for everyone. Yes. Ikaw naman, Loisa, nasabi mo kayo na based on my experience. May experience ka ba? Parang hindi. Hindi ako mangingialam sa relasyon ng iba. Lalo na kung hindi naman din ako involved. Kasi private, ano mo yan, sila na yun eh. Kung ano mang sabihin ko, baka, di ba, ikasira ng relasyon, ikabuti. Pero mas okay na yung sila na lang kasi may karma. Naniniwala ako okay sa karma. Paano pag tinanong ka? Paano mo ipapakita sa kanya na alam mo yun, may alam ka pero ayaw mo makialam? Hindi pa naman ako tinatanong. Ay, sorry. Sino ba yun? May ibigan ka ba? Meron. Hindi, wala pa. Wala pa namang ganong pangyayari. Okay, okay. Wala pang confrontation. Ako, bagay hindi ka pa natanong naman ng isang kaibigan mo na yes, tanong. Yes, hindi okay pa. Okay, ikaw naman, Elise. I think ako din, I would like to tell my friend kung meron man. Kasi parang para sa akin, gusto ko din ganun ang gawin sa akin. Na kapag meron kayong alam, sabihin nyo din sa akin. Pero syempre, I think tatimingan mo din kung titingnan mo din kung kailan and paano mo sasabihin dun sa kaibigan mo. Kasi hindi naman pwedeng, yun nga, makikialam ka lang sa buhay nila. So you really have to, yun nga, tatansyahin mo din kung paano mo sasabihin and kailan. Ayan, ako, ito na nga. Pero pag nagpunta sa dentist... Sa dentist, iba na yun. Hindi pa rin ako nakakabunot. Ipabunot mo na yan. Correct. Hindi kasi baka may ginagawa lang doon sa dentist na gano'n. Oh, malay mo, diba? Hindi natin alam. Cannot be. Grabe.